Ito na naman ako. Magandang umaga sa inyong lahat, or good morning to all of you. To all my viewers. It's already around 10:30, almost mag 11 in the morning. So before I gonna share to you this all my bonsai or bonsai materials, saka yung started with from the start talaga yung paggawa ko at saka yung mga shortcut, isi-share ko rin sa inyo yung mga bonsai ko materials dito na shortcut. But before we go on the this yung gagawin ko ngayon, isi-share ko muna sa inyo kanina habang nagpunta ako doon sa City Hall kasi may pinakuha na pagkain yung asawa ko. So nadaanan ko yung may nakikita ako na something unusual na puno. So kaya huminto ako at saka binidyohan ko. So tignan niyo ito. Ito ang i-share ko sa inyo na puno. So tignan niyo kung anong klase na puno kasi naaamis ako. So tignan niyo. Yun ang puno na sinabi ko. Ito ang puno na sinabi ko. So, it look like a rainbow tree, or sa aking pananaw, parang eucalyptus. So, ano kayang klaseng eucalyptus yun? So, maganda sana makagawa tayo ng bonsai na yung ganyan na nakita ko na puno. So, itong sabi ko sa inyo, itong pag-alaga ng bonsai, ito sa akin lang isa, it's either day, every day, kailangan mo dalawin mo yung mga bonsai mo. Cause una, to secure na safety sila with mga insekto. Kasi minsan sa gabi inaatake ng insekto, so makakain na yung mga dahon. Then hindi mo malaman na doon na yung like uod, nakapdapo na. So mag-start na siya magkain, tapos hindi mo na na-visit or na-bisita yung bonsai mo or bonsai materials, in 3 days ubos na yung dahon. So you need to visit now and then, or mas maganda everyday bisitahin mo, tapos dala ka ng gunting if ever may makita ka na na yung lumalampas na sa limit niya sa dahon, gugupitan mo. Forma niya. So yan na. So ito ang lagi kong ginagawa araw-araw. So baka hindi na ko matapos, hindi ko sa ma-short din ako ng time. So bibidyuhan ko na lang itong mga asikasuhon ko. Ito kasi maganda ito gawing bonsai. It is like a palm talaga. It's called is a olibo. Yung malaki na dahon, this is a dwarf. So it's called olibo. Yung malaki na dahon nito is called pitogo. Sa amin lang, hindi ko alam sa ibang lugar. So here comes another Argao, Taiwan. Then bagumbilya na parang violet yung kulay. Kaya nag-ano din ako. That is shortcut. Ito na bagumbilya, shortcut materials yan. So
another shortcut here, malilito ako sa pangalan nito, either Don Manuel or Don Ramon, Don Manuel yata. So another Tugas Bato, then that is Boxwood. Then there's a Poking Tea there, a shortcut bonsai material of Poking Tea. Then another, what is that? Wild Demon, then Tugas Bato, then a Picus. So yan silang lahat ang tatrabahuin ko ngayon at isi-share ko sa inyo. Ito na lang sa akin is ano na lang, hanggang sharing na lang, kasi this my place is an interior, tapos is wala masyadong mahilig na magbonsai dito, so I just made a collection, so mahirap magbinta dito ng bonsai sa aming lugar. So kasi mahilig ako, so I just do a collection na lang. And what I did, kasi may mga gadget naman ako, yung para pang vlogging, tapos hindi man gumamit yung anak ko, ayaw man niya mag-vlog na siguro. So what I did is ako na lang gumamit. Then natutuwa naman ako kasi kahit not so nice yung mga gawa kong video, kasi minsan ako lang mag-edit, sometimes tulungan ako ng anak ko, then may manunod naman. So pasalamat nga ako sa mga subscriber ko, at least nakaabot na ako ng 592 yata, yun, hindi ko natingnan, parang 592. So all my nagsusubscribe sa channel ko, maraming salamat sa inyong tulong, na kahit man hindi masyadong maganda itong pagkagawa ko ng video, sumusuporta pa rin kayo sa akin. So sa akin naman, try ko naman na mapa-improve ko itong video ko, kasi marunong na ako na kaunti mag-edit with the KineMaster. So yung editor ko na KineMaster, that is only, alam naman ninyo, that is only free, kasi hindi man tayo makabili ng talagang totoong editor. So sinubukan ko rin gumamit sa CP or computer ng anak ko, pero nahihirapan ako, so mas komportable ako doon sa KineMaster na editor. Yun. So this also a small, ganito yung style ko. Magaganda if ever, kasi iba-iba kasi yung taste ng mga tao, yung pananaw or yung hilig. So ito ang mahilig ko, yung ganitong style. Kasi the reason why gusto ko ganitong style, ang dali gawain, hindi mahirap kung magawa ka ng ganitong style. So it's only spiral, tapos layer by layer yung niya sanga, then gugupitan mo lang, lagi lang gupit, on time to time repat, yun na. So yung mga na may ibang form, mahirapan ako. So same this one and to the other one, it will take around 4 years. So alam mo naman yung laki na kanyan. So pag dating dito ng 4 years, saan na yung abono ko? Dito na. Pagdating ng 4 years, mukha na siguro itong maganda na. Next, unahin ko muna itong linilisan ko, tapos linagyan ng abono before the mga shortcut. So this one here, akala ko hindi na ito maka-recover. So
So kung makikita ninyo yan, that is a group of trees and it is made by yung ginawa niya is Argao, Taiwan. So isusum ko siya. Adjust tayo para magiging gitna. Yan. So yun ang then ipakita ko sa inyo kung lagyan mo siya ng additional mga malagay dyan. So at least nakita ko yung isang kahoy tabingi. So ito, so i-arrange ko yan. So lagyan ko ng mga baluloy, tawag nila. Tawag yan, baluloy ba yun? O yung parang decoration. So let's compare it. Yung walang nakalagay na maliit na mga miniature, yung kotse at saka yung dalawang couples at saka yung ilaw. So kung mako-compare ninyo, mas maganda yung bonsai ninyo or bonsai material sa inyong tahanan na may additional na mga decoration. So kung wala, is parang natural lang, walang tao. So we call it a virgin forest. So pag may ganito na makikita mo, it's look nice. Pagtapos, pwede mo nang ganyang kwento. So yun ang isi-share ko sa inyo na mapaganda ninyo na kaunti yung mga gawa ninyo, paglagay ng mga iba-ibang miniature, either animal, people, car, or kahit ano, para mapaganda. So proceed na tayo. So balik na tayo dito. So ito ang isa sa mga mini forest ko na on the rock, yung iba. So akala ko ito hindi na ito mag ano survive because of na ano yung mga ano niya. Sikreto pala, abuno lang pala. So at still them gugupitan ko siya tapos balik doon. Ang ulibo ko. Kaya ko ito linagay dito, yung maliit para hindi siya maging malaki kasi malaki ito pag lumalaki. So, akala ko mamatay na ito kasi hindi man nag-produce ng dahon for how many months. So, ngayon, nag-produce na siya so pwede ko na ito ilabas doon sa init. Expose sana ito. Then, ang sikreto nito para although mahina siya magtubo. Ang sikreto nito ito. Tanggalin mo lagi yung dahon. Pag tinanggal mo itong dahon, pag tubo niya maging maliit na ito. So what we call back to zero. Yan. So pag maliit na yung dahon, pwede na, pero wag niyong namang laging putulan kasi minsan iwan ko magtampo siguro is ano siya, mangluod. So kaya ito na dito ko linagay sa maliit na pot. For the reason is wala na akong pot na malalagyan na para sa kanya. So, marami na siyang ugat. So, sa labas na ito ilagay para makaproduce na siya na ano, makaproduce, makakita na siya ng sunlight. So, that is my ulibo.
So ayan, malaki na siya ng kaunti. Kung ilagay ko ito sa malaking paso or malaking pot, ang mangyari, itong yung punuan, this one here, lumaki yan. So dito ko ilagay para either makita ninyo, maliit, maging maliit, maliit hanggang paliit sa taas. So this is for my olibo. So yun lang ang masishare ko. Ang dami ko pang asikasihuin dito, pero it's on almost 12 o'clock na, and noon, break na muna tayo. Ayan, may ulo to naman. So ito lang ang masishare ko for this today, for this day. Ay, sorry. Uy, natunok tuloy kasi bugambilya. Si Don Manuel. Muntik na nakalimutan si Don Manuel. So ito si Don Manuel, yung ano niya is birisop, yung ano, yung mga sanga. Yung isa kong ganito namatay, hindi na kaya yung init kasi linagay ko agad sa init, hindi pa naka-establish yung mga root. So listen to learn din yung nangyari. So ito, so pasensya na ho, nahihirapan ako because of lambot yung mga ano. So this is my first wirings. So saan yung front ko? Dire. So this is my first wiring of my Don Manuel. Then napakalambot nitong mga ano, tapos nagka-problema ako sa wire. So hindi ko tinanggalan ng mga dahon na lang, baka ano itong mangyari. So kinat ko lang para mag-multiply itong mga sanga, tapos mapuno na ito ng sanga dahil sa iano ko na. So ito, so ito lang ma-share ko to my journey on my bonsai materials. Kahit hindi pa ako masyadong marunong katulad ng mga pro, so amateur pa rin tayo kahit matanda na. So at least mahilig tayo sa paggawa ng bonsai o bonsai materials. So maraming salamat sa panonood. Thank you once again. God bless you all. Bye-bye.